So, magandang araw sa ating lahat at welcome sa ating video discussion ngayong araw na to. So, ngayon ay ating pag-aaralan ang pinagmulan ng wika. Ano nga ba ang Chorya na siyang pinagmulan ng iba't ibang mga wika? At kung ano ang mga basihan kung bakit tayo nagkaroon ng wika? So, ang Module 1 ay tumatalakay sa kasaysayan ng wika at ng mga Chorya ang pinagmulan nito. So, sa module na ito, mapag-aaralan natin ang mga kasaysayan, Chorya at iba't ibang paniniwala kung saan at kung papaano tayo nagkaroon ng iba't ibang klase ng wika na kung saan ito ay patuloy nating ginagamit magpahanggang. So, umpisahan po natin ito sa pag-aaral kung ano or pagbabahagi ng mga iba't ibang kahulugan ng wika. So, unang kahulugan na sinabi diyan na ang wika ay masistemang balangkas. So, kapag sinabi nating masistemang balangkas, ito ay maayos, ito ay organisado, at may sinusunod na kriteriya. So, ang isang wika ay hindi basta naging isang wika, kundi ito ay dumaan muna dapat sa isang proseso. So, maraming pagdadaan ng proseso ang isang wika bago maging ganap na wika na kung saan ginagamit na ng mga nakararami. So, susunod ay bahagi ng pakikipagtalastasan. So, sa pakikipag-usap, tayo ay gumagamit ng wika. So, sa araw-araw na meron tayo dito sa mundo, tayo ay gumagamit ng wika upang bahagi ng pakikipagtalastasan. So, ang wika na ito ay nagiging daan upang makapagbahagi at makakuha ka ng iba't ibang klaseng impormasyon. So, pangatlo, ginagamit sa pang-araw-araw. So, ang wika ay ginagamit sa pang-araw-araw. So, sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay gumagamit ng wika. So, kung kanina ito ay bahagi ng pakikipagtalastasan na yes, tama naman. So, sa pakikipagtalastasan, kung araw-araw kang nakikipag-usap sa ibang tao or araw-araw na may kumakausap sa'yo, ibig sabihin, sa pang-araw-araw na meron po tayo, tayo ay gumagamit ng wika. So, next po is, ang wika ay naghahatid ng iba't ibang impormasyon. So, si wika ay daan sa pagbabahagi ng impormasyon. Ito man ay mabuting impormasyon o di kaya ay hindi. So, yes po. Si wika or ang ating wikang ginagamit ang nagiging daan upang tayo ay makapagbahagi ng impormasyon. So, ganun din na kapag tayo ay mangangalap or kukuha ng impormasyon, wika din ang kailangan po nating gamitin. Kung ang impormasyon man na ito ay masama or mabuti, si wika pa rin po ang daan upang tayo ay makakuha at makapagbahagi ng iba't ibang klase ng impormasyon. So, next po, dumako tayo doon sa mga katangian ng wika. So, meron tayong iba't ibang katangian ng wika. So, ano-ano nga ba ang mga ito? So, una dyan, ito ay sinasalitang tunog. So, ang wika ay sinasalita na galing sa magkakasunod-sunod na tunog. So, kung napapansin po natin, yung mga salita na lumalabas sa ating mga bibig na sinasambit natin araw-araw ay may kaakibat yan na tunog. So, ang mga tunog na ito ay mga paraan ng mga iba't ibang kasangkapan ng pagsasalita. So, ito yung tinatawag nating bahagi ng pananalita or pagsasalita or speech organs. Di ba napapansin po natin na kapag tayo po ay nagsasalita, mayroong certain parts sa body natin na kung saan ito yung pinaka-main source or pinanggagalingan ng mga salita na lumalabas sa ating bibig. So, ito yung tinatawag natin na lahat ng salita na sinasambit natin ay nagkakaroon ng tunog dahil sa mga speech organs na meron po tayo. So, pangalawa, ang wika ay arbitraryo.
So, pag sinabi natin salitang arbitraryo, ito yung mga pagbuo ng simbolo at tunog na, na kumakatawan sa isang wika or sa isang salita. So, ibig sabihin, pag sinabi natin arbitraryo, ito yung mga nabubuong simbolo sa wika or sa salita na mga binabanggit po natin. So, meron tayong mga certain symbols na nabubuo dahil sa mga wika na meron po tayo. So, pangatlo dyan is yung ito ay masistema. So, nangangahulugan ito na may ugnayan ang mga tunog, salita, parirala at pangungusap. So, ito ay sa larangan ng komunikasyon. Kapag sinabi natin ito ay masistema, meron siyang consistency. So, si tunog may kaugnayan siya kay salita, and then si salita magiging parirala, at si parirala magiging isang buong pangungusap. So, ganun yung sistema ng wika na kung saan parang kapag nagbumubuo tayo ng isang sanaysay, mag-uumpisa tayo sa ilang pangungusap, and then kapag ka nabuo natin, magiging isa itong talata or paragraph. So, ganun din sa isang wika. So, nagkakaroon siya ng iba't ibang sangay para mabuo ito at mabuo at matawag na isang ganap na wika. So, next po pang apat, ito ay may antas o level. So, pag sinabi natin antas, yung meron tayong mababang antas at hanggang sa pinakamataas na antas. Pero dito sa katangian ng wika, meron tayong dalawang pinakamain na level, which is yung informal na antas at saka formal na antas. And then nahatid sila sa into different parts or bahagi ng informal at bahagi rin ng formal na antas ng wika. So, unahin po natin ang informal. Pag sinabi natin informal, ito yung mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw. So, ito yung mga kadalasang lumalabas sa ating bibig sa araw-araw na pakikipag-usap natin at pakikihalubilo sa ibang tao. So, unang-una dyan is yung tinatawag po nating kolokyal. So, alam nyo na po yan yung salitang kolokyal, which is yung pinaikling salita. So, yan yung mga yan yung paraan ngayon ng pakikipag-usap ng mga kabataan. So, pakikipag-usap ninyo sa kapwa ninyo kabataan, sa mga kablak ninyo, ganyan, sa mga kaibigan ninyo, yan yung madalas na ginagamit natin na paraan ng pakikipag-usap sa antas ng informal. So, meron akong mga halimbawa dito na kung saan bahagi siya ng kolokyal. Una is yung paano. So, yung paano, nagiging paano na lang siya kapag kasa kolokyal. Parang inaalis natin yung isang A doon sa word na paano, tapos nagiging paano. Next is yung pare. So, yung pare po natin, kapag ka mga katropa yung tinatawag, so, ang ginagawa nila is pre, ganun na lang. Diba? Yun yung kadalasang naririnig natin. Oy, pre, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. So, yung imbis na pare na P-A-R-E, nagiging P-R-E na lang na sumisimbolo din naman sa katawagang pare. Next is, meron din namang kailan, di ba? Madalas yan, yung kailan po natin is in-spell siya ng K-A-I-L-A-N, which is kailan. Pero binabasa natin siya ng kailan. Pero kapag ka nasa kolokyal na po tayo na antas ng wika, nagiging kailan na lang. Na kung saan binabaybay na natin to or in-spelling natin ito ng K-E-L-A-N. Diba? So, tanggap po yan ng lipunan dahil nasa antas siya ng informal at gamitin na rin ng iba't ibang klase ng tao. Diba? Mahilig kasi tayo sa mga pinaikling mga salita, mas lalo na kapag ka nagmamadali tayo na yung tipong hindi mo masabi ng buo, madalas ay nasa shortcut na lang.
Pero take note ko kayo sa kapag ka, iba rin naman ang usapan kapag ka tayo ay nagsusulat na ng sanaysay. Kasi ito yung mga madalas makita or ma-check ko kapag ka nagpapasulat ko tayo ng sanaysay. Which is hindi tama. Kasi kapag ka nagsulat tayo ng sanaysay at formal na sanaysay ito, hindi po dapat sinushortcut or pinapaikli yung mga salita. So kung ano yung dapat na spelling nito sa formal na salita at sa formal na pagsulat ng sanaysay, yun ang dapat na ilalagay po natin. So itong mga kolokyal na natatalakay po natin ngayon, acceptable po siya kapag ka-verbal po tayo. Pero kapag ka-written po, is hindi po pinapayagan ito dahil yun nga, yung sanaysay po natin ay isang formal na gawain. So, next po ay ang tinatawag nating lalawiganin. So, si lalawiganin naman, ito yung mga pagkakaiba ng lugar, batay sa lugar. So, si lalawiganin, may mga salita tayo na iba ang pakahulugan sa ibang lugar. So, merong mga salita sa particular na lugar na ito na kapag ka sinabi natin sa ibang lugar, ay hindi nila maintindihan. So, yun yung antas ng wika ng lalawiganin na sinasabi. Halimbawa na lang, tayong mga Ilocano, ang hilig po natin magsabi ng word na ngarod, di ba? So, yung ngarod natin, parang palagi siyang sinasabi sa hulihan or nasa gitna, for example. Saan ngayong ngarod tayo pupunta? O, di ba? Yung word na ngarod doon, sa Ilocano siya, nabuo siya sa mga Ilocano. Na ang ibig sabihin naman sa Tagalog is pwedeng oo nga, you or yung nga na NGA. So kapag sinabi mo yun sa ibang lugar, kunyari pumunta ka sa part ng Dagupan, ganyan, tapos yun ang sasabihin mo, may tendency na hindi nila maiintindihan. Kasi nga, ito ay salita lamang ng isang particular na lugar. Katulad na lang ng ambot, ganyan, ambot sa salitang Bisaya. So kapag kapumunta sila dito sa lugar naman natin, tapos hindi tayo masyadong maalam sa wikang Bisaya at sinabihan tayo ng, ambot sa imo, parang ganyan, sinabihan tayo ng ganyan, ikaw na hindi mo pa alam yung ibig sabihin nun, hindi natin maiintindihan agad. Kasi nga ito ay wika nila sa kanilang lugar lamang. So, yan yung mga halimbawa ng mga salita na meron tayo sa lalawiganin. Although, marami siya. Maraming mga salita sa iba't ibang lugar na natututunan na rin naman natin kahit na hindi or wala tayo sa lugar na yun. Di ba, malawak kasi ang sakop ng wika. So, once na may nagsalita niyan at narinig mo na at nalaman mo na yun ang ibig sabihin nito, parang na-adapt na rin natin siya. Pero, hindi naman lahat ng wika ay or ng salita is ganun, na natututunan natin siya agad. So, hindi. Next is, doon naman po tayo sa may balbal. So, ang salitang balbal ay mga salitang pinaikli or pinahaba, pwede rin pinaliktad. Or yung pinaka-short term na lang, which is salitang talye. So, yung balbal, yan yung mga nauusong salita sa mga kabataan noon at ngayon. So, bakit ko nasabing noon at ngayon? Kasi meron naman ng mga salitang nabaliktad noon or mga salitang kalye na nauso na noon at nadaragdagan na lang sa ngayon. So, meron tayong mga halimbawa dito, which is salitang bagets. So, pag sinabi natin bagets, uy, ang ganda ni bagets, ganyan. Ang ibig sabihin ng bagets ay ang kabataan. Next is datong, o di ba? Ay, wala na akong datong pambili ng module, o di ba? Yung datong doon, ang ibig sabihin ay pera. So, sa nakararami, ang gumagamit ng mga datong na ganito is yung mga sinasabi nating mga nasa ikatlong gender, which is yung mga beki, yung mga bakla, ganyan. Next is lespo.
Salitang binaliktad na ang ibig sabihin ay pulis. Next is utol. Mga salitang nagkaroon ng ibang katawagan na ang ibig sabihin ay kapatid. Next is ermat, which stands for nanay, and then erpat, which stands for tatay. So marami tayong iba't ibang balbal na naniniwala naman ako na napag-aralan nyo na noong kayo ay nasa lower years po ng inyong pag-aaral. So next po, dumako naman tayo sa formal na antas ng wika. So pag sinabi natin formal, ito yung mga salitang standard. Ito yung mga kilala at ginagamit ng mga dalugwika. So ito yung mga salita na kadalasang gumagamit ay yung mga taong nagpapakadalughasa sa larangan ng wika. So si formal, meron siyang dalawang uri, which is yung pambansa at yung pampanitikan. Pag sinabi natin pambansa, ito yung ginagamit sa kalakalan, sa gobyerno at sa paaralan. So ito yung pambansa, ibig sabihin ginagamit ng nakararami sa isang bansa, particular na nga sa business, ganyan sa government natin, pati na rin sa pag-aaral. So, halimbawa ang mga salita na pwedeng maibigay diyan is halimbawa ay ina, 'di ba? Pag sinabi nating ina, sa lahat ng antas ng lipunan dito sa isang bansa, alam nila na ang ibig sabihin ng ina ay nanay or mother or mama. So pambansa yan kasi lahat ng tao nakakaalam ng ibig sabihin ng ina. Next is aklat. Sa larangan ng pag-aaral, walang nakakaalam ng hindi ibig sabihin ng aklat. So pag sinabi nating aklat, which stands for libro sa English, books. So kaya siya nasa antas ng pambansa kasi ginagamit ito sa paaralan na kung saan na ituturo at na ibabahagi sa lahat ng mag-aaral. Next, pag sinabi naman natin pampanitikan, so ang pampanitikan ay ang pinakamataas na antas na wika at ito ay ginagamit lamang sa panitikan or literature na tinatawag po natin. Ang pampanitikan, kahit na pinakamataas siyang uri ng wika, pero hindi ito madalas gamitin sa verbal. Okay, bakit po? Sa verbal po kasi natin, ang madalas nating gamitin kapag ka sa formal na antas ng wika ay iyong pambansa. Kasi nga, ito yung naiintindihan ng nakararami. Pero sa part ng pampanitikan, ito ay madalas nating ginagamit sa literature. Kapag ka tayo ay nagsusulat ng tula, pag tayo ay nagsusulat ng isang maikling kwento, pag tayo ay nagsusulat ng sanaysay, ganyan, ang ginagamit natin madalas dyan ay pampanitikan. Pero kapag ka sa verbal way naman, ang pampanitikan pwede natin gamitin kapag ka nakikipag-compete tayo. For example, sa bayang pagbigkas, ganyan, di ba? Ang binabanggit dyan is yung mga tula na marugdob at malalalim ang mga salitang ginamit. So, pwede rin naman yung nauuso ngayon na spoken poetry, di ba? Kapag nakakarinig tayo ng nag-spoken poetry or na mga nagpe-perform, madalas nilang gamitin yung mga salita na pampanitikan. Ibig sabihin, kapag ka narinig natin siya, yes, oo, napakaganda sa tenga, bago sa ating tenga, pero hindi naman lahat ng sinasabi na pampanitikan ay may literal na ibig sabihin. So, ibig sabihin, nangangailangan ito ng malawak na pangunawa kapag ka ang salitang ginagamit natin ay pampanitikan. At kailangan lang natin gamitin ang pampanitikan kapag ka ang kinakausap din natin ay yung dalubhasa din sa mga pampanitikan na antas ng wika. No, hindi yung parang makata ka kung magsalita. Lahat na lang ng sinasambit mo may rhyme sa dulo, di ba? Para palagi na lang may hugot, ganyan. Pero yung kinakausap mo hindi naman pala naiintindihan.
So, be careful din po tayo kapag gumagamit tayo ng pampanitikan na antas ng wika. Kasi hindi natin alam, baka sa kakagamit natin ng words ng pampanitikan is hindi naman na pala naiintindihan ng mga nakikinig sa'yo. So, yun yung isaalang-alang natin pagdating sa paggamit ng pampanitikan na antas ng wika. So, panglima, dumako naman tayo sa ang wika ay nakabuhol sa kultura. So, yes, ang wika ay kakambal ng isang kultura. Kung wala tayong wika, hindi nabubuo ang isang kultura. Kung wala naman tayong kultura, walang panggagalingan ang isang wika. Kaya nga palaging magkakambal na yan, sanggang dikit na at hindi pwedeng ang tawag nito, hindi pwedeng i-elaborate, parang hindi pwedeng palawakin kapag kawala yung isa sa kanila. Next is number 6 tayo, ang wika ay natatangi. So, sinabi nating ang wika ay natatangi dahil kaiba ito sa lahat. Si wika kasi ay makapangyarihan. So, yun na yung example ko sa inyo. Natatangi ang wika dahil meron itong kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi katulad ng mga nakikita ninyo sa TV na kapangyarihang lumipad, ganyan, kapangyarihang tumakbo ng mabilis, no. Kapangyarihan na nakakapagpabago. So, halimbawa, meron tayong mga sinasabi or meron tayong mga nasasambit na hindi na natin pwedeng baguhin. So, once na nasambit mo siya, pwede kang may masaktan or pwedeng may mabago ang buhay dahil doon sa sinabi mo. So, kaya nga nagkakaroon ng kapangyarihan ang wika itself dahil yun nga pwede siyang makapagpabago ng isang tao or ng isang pangyayari or ng isang kaganapan ng isang desisyon. So, sa lahat ng katangian ng wika na nabanggit is yan yung parang mataas na antas or na katangian ng wika. Dahil, di ba, imagine, kahit isa lang yung salita na sinabi mo, pwedeng makapagbago yon ng buhay ng isang tao. Pwedeng makapagbago ng isang desisyon or pwedeng makapagtuwid sa isang baluktot na paniniwala. Sa pamamagitan lamang yan ng isang wika or kung anumang wika ang iyong ginagamit. Next, number 7 po tayo. So, number 7, ito ay gamit sa lahat ng disiplina. Pag sinabi natin gamit sa lahat ng disiplina, ito ay ginagamit sa lahat ng asignatura or subjects na meron po tayo. So, kung ang ginagamit man mapa-English man yan or Filipino, sa lahat ng subjects po natin, gumagamit po tayo ng wika. Next, number 8, ang wika ay nagbabago. Yes, ang wika ay dynamic o na tinatawag. Kung ang tao ay nagbabago, ganun din ang wika, nagbabago din siya. Kung ang panahon ay nagbabago, kung ang mundo ay nagbabago, ganun din ang wika. Nagbabago rin yan pagkaraan ng mga panahon. Ibig sabihin, nagbabago siya in terms na mas nadidevelop. Nagkakaroon siya ng pagbabago kasi ito ay nadadagdagan. Diba? Sa panahon natin ngayon, yung wika na alam ng mga lolo at lola natin is na naipasa na sa panahon natin and then nadadagdagan na lang siya. Di ba napapansin naman ninyo, ang dami ng mga salita na nauuso ngayon. So, katangian ng wika na mag-adapt sa iba't ibang panahon na kung saan, na kung anong henerasyon na meron tayo ngayon. Di ba? Hindi naman na, although ginagamit pa rin natin yung mga salita na nakagisnan natin noon sa ating mga magulang or sa mga nakatatanda sa atin, pero hindi natin maitatanggi na meron ng mga wika or merong mga salita na tanggap na rin ng lipunan natin ngayon. Okay, next po, number 9. So, ang wika ay malikhain. Yes, may kinalaman din siya sa pagbabago. Kapag kasi sinabi nating malikhain, ibig sabihin, ang isang wika ay nakakalikha
ng isang panibagong salita out of that wika na meron na tayo. For example, wikang Filipino, di ba? Ang wikang Filipino natin, napakalawak niyan. Naging pambansang wika yan dahil meron tayong mga pinagdaan ng proseso. Pero si wikang Filipino kasi ngayon, meron ng iba't ibang sangay yan. Na kung saan, nagkaroon na rin tayo ng panibagong wika, nagkaroon na rin tayo ng mga panibagong salita na ginagamit na rin natin sa ating panahon ngayon. Kaya ang wika ay nagiging malikhain dahil sa mga tulong na rin ng mga tao na malikod ang mga isip, ganyan malikhain sa pagsasalita. Sila yung may mga ambag dyan na kung saan nagkakaroon tayo ng creativity na tinatawag pagdating ng kapag ang pinag-uusapan ay ang wika. So, susunod naman ay ang iba't ibang tungkulin ng wika. So, kanina meron tayong iba't ibang katangian ng wika. Ngayon naman, meron tayong pito na tungkulin ng isang wika. So, una dyan ay ang tinatawag nating interactional. So, pag sinabi natin interactional, ito ay mga relasyong sosyal sa kapwa natin tao. So, meron tayong halimbawa dyan ng pasalita at pasulat. So, pag sinabi natin pasalita, pwedeng sa pangangamusta, di ba? Kapag ka nangangamusta tayo ng mga kaibigan natin, ganyan, ng mga kakilala sa kakilala or taong malalapit sa atin, nagiging interactional yon. Kasi sa pangangamusta natin, nagkakaroon, hindi lang naman simpleng hi, hello, kamusta, hindi na natatapos, hindi matatapos doon. Kundi meron siyang magkakaroon kayo ng interaction sa isa't isa kasi once na greet back ka din niya and then magkakaroon na yan ng mga susunod na usapin. Kaya nagkakaroon tayo ng interaction sa pagitan ng isang tao or ng isang grupo. Next, pag sinabi naman nating pasulat, ang halimbawa niyan is yung liham pangkaibigan. Diba? Sa liham pangkaibigan, pwede itong maging formal or informal, depende sa pagkakagamit ng mga salita na meron po na ginamit nung taong sumulat. So, liham pangkaibigan ay nasa antas din ng tinatawag nating interactional or tungkulin ng wikang interactional dahil kahit na ito ay pasulat, nagkakaroon pa rin kayo ng interaction sa isa't isa. Mas lalo na kung yung taong sumulat ay nakatanggap din ng sagot doon sa taong sinulatan niya. Diba? Parang mga noong unang panahon lang ito. Diba? Hindi pa uso ang mga internet, hindi pa uso ang iba't ibang klase ng cellphone. So, yung paraan ng pakikipag-interact natin sa iba, which is malayong lugar sa atin, ay dinadaan natin sa isang liham. Pero ngayon kasi, mas napadali na ang lalahad ng mga mensahe. So, pwede nating isama yung mga pagbibigay ng mensahe sa email, sa messenger, ganyan. Na kung saan, nasa under pa rin siya ng interactional dahil yun nga, nagkakaroon tayo ng iba't ibang klase ng relasyon sa taong ating binigyan or binigyan ng liham o di kaya pinadalhan ng mensahe gamit ang iba't ibang klase ng teknolohiya. So, pangalawa naman ay ang tinatawag nating instrumental. So, pag sinabi nating instrumental, pwede itong nakikiusap or nag-uutos. Si wika, may kakayahan siya na makiusap at meron din siyang kakayahang mag-utos. So, sa pasalita, yan na yung nag-uutos tayo. So, pumapasok dyan yung salitang gusto ko. So, nagbibigay ka ng hudyat na ikaw ay may ipinag-uutos or meron tayong gustong makuha. Next naman is doon sa pasulat, ang halimbawa dyan ay liham pang-apply. Diba? Kapag ka
sa tungkulin ng wika na instrumental, pinaka the best na halimbawa dyan pag sa pasulat ay yung liham ng pag-apply. Kapag ka ikaw ay naghahanap ng trabaho, sumusulat po tayo ng liham ng pang-apply na kung saan ito yung nagiging instrument o ito yung nagiging daan na ikaw ay makapaghanap ng isang trabaho. Next, pangatlo ay ang tinatawag nating regulatory. So, pag sinabi nating regulatory, ito ay nagbibigay ng gabay. So, tungkulin ng wika na magbigay ng isang gabay. So, sa pasalita, pwede tayong magbigay ng gabay sa pagbibigay ng iba't ibang klase ng direksyon. Halimbawa, merong taong nagtanong sa iyo kung saan yung ang tawag nito, kung nasaan ang papunta ng ganito, ay saan yung papunta sa way ng ganito. So, pwede mong ibigay yung direksyon na alam mo. So, nakatulong si wika doon sa tinatawag nating tungkulin niya, which is yung regulatory, na kung saan pwede kang makapagbigay ng gabay or ng direksyon sa isang taong nagtatanong. Next, sa number, ay sa pasulat naman ay ang tinatawag nating panuto or yung mga instructions na nababasa po natin. Diba? Kapag ka sa kalsada o huwag tumawid na kamamatay, ganyan. Sa pasulat yun, di ba? Ibig sabihin, kapag katumawid tayo doon, maaaring mayroong mangyaring masama. Yung mga signages na nakikita po natin, ito ay under ng pasulat na wika na ang tungkulin niya ay regulatory. Next, pang-apat naman ay ang tinatawag nating personal. So, si personal naman, ito ay sarili nating kaparaanan o di kaya'y sariling damdamin. Pang-personal po natin ito. So, sa pasalita, pwede yung iba't ibang klase ng talakayan, which is under ng formal at di formal. Sa pasulat naman, ito ay yung liham sa patnugot. So, pag sinabi natin liham sa patnugot, parang kapag ka meron tayong mga concerns sa kunyari may concern tayo sa trabaho natin, pwede tayong gumawa ng liham sa patnugot. Na kung saan ito ay under ng personal dahil kapag ka, kunyari, ikaw lang yung may problema sa ikaw lang ang may problema sa gawaing yun, ganyan, or sa trabahong iyon, ikaw lang ang magsusulat ng liham na yun. Kaya nga nagiging under siya ng personal na tungkulin ng isang wika. Next naman is number 5, imahinasyon. So, sa pagpapalawak ng imahinasyon, so sa pasalita, ito ay malikhaing pagsasabuhay or pamamaraan. So, ito yung way ng pamumuhay po natin kung papaano po natin ginagamit ang wika or kung ano ang nagiging tungkulin ng wika po sa atin. Halimbawa na lang, sa pagsasabuhay, kung ang ating trabaho ay newscasting, ganyan, tayo ay reporter sa isang telebisyon or tayo ay DJ, ganyan, ang trabaho natin ay anong tawag na doon sa mga naririnig po natin sa iba't ibang istasyon ng radyo. Di ba, meron kadalasan, merong mga story doon na nagkakaroon ng iba't ibang karakter. Pero kung ipapakilala naman na nila yung taong yun, ay isa lang pala. So, yun yung tungkulin ng isang wika na kung saan yung imahinasyon ng taong nakikinig ay napapalawak niya. Di ba, imagine parang may karakter na lola doon, may karakter na bata, may karakter na lalaki, may babae, tapos may mga nagbibinata. Ibig sabihin, iba-iba yung boses na ginagamit natin. Kaya, or ginagamit ng taong ganun ang mga trabaho. Ganon din naman kapag sa newscasting po tayo, di ba? Nagiging maingat tayo sa mga salitang binibitawan kasi ito ay naka-live telecast. Minsan gumagamit din sila ng mga salita na unfamiliar pero magandang pakinggan. So, yun yung sa imahinasyon po natin under ng pasalita.
Pag sinabi naman nating pasulat, so ito yung mga akdang pampanitikan, yun nga, kapag ka tayo ay nagsusulat ng iba't ibang klase ng tulang, at iba't ibang klase ng sanaysay, maikling kwento, ganyan, nobela. So, yan yung mga kaparaanan po natin pagdating ng tungkulin ng wika under ng imahinasyon. Sa pang-anim naman, heuristic. So, ito ay paghahanap or paghingi ng impormasyon. Sa pasalita, ang halimbawa niyan is pagtatanong. Diba? Kung nawawala tayo, ang palaging nandiyan si magtanong po tayo. Di ba? Hindi yung, ay, hindi ko alam yung ganito. O hindi na lang pumunta kasi hindi alam. Pero, nakakalimutan kasi minsan nating na pwede naman pala tayong magtanong. Gawa ng nahihiya, nagtuturoan. O ikaw nang magtanong. O di ba? Hindi naman nare-resolve yung isang pangyayari kapag nahihiya po tayong magtanong. So, isang tungkulin ng wika, yung heuristic na sinasabi, dahil meron po itong kakayahang magtanong para maklarify ang isang bagay or mabigyan ng sagot ang isang pangyayari or sitwasyon na kung saan ikaw ay tayo ay naguguluhan. Next, kapag sa pasulat naman, pwedeng yung survey na tinatawag po natin. Sa survey po natin, yes, nandun na yung nagtatanong ka rin, pero yun nga lang sa paraan ng pasulat. Next, yung panghuling tungkulin ng wika ay ang tinatawag nating informative. So, ito ang informative ay ang pagbabahagi ng impormasyon. So, ito yung pumapasok na dito, yung hudyat na kung saan may sasabihin ako sa'yo. Or meron akong sasabihin sa iyo. Or may nais akong malaman, parang ganyan. Or may nais akong ibahagi. So sa paraan ng pasalita, ito yung mga pag-uulat. So iba't ibang klase ng pag-uulat. Merong pag-uulat sa harap ng mga kamag-aral. Merong pag-uulat sa lahat, sa harap ng madla. Merong pag-uulat sa isang telebisyon. So, yan yung mga under ng pasalita, which is yung mga pag-uulat nila ay nagbibigay or naghahatid ng iba't ibang klase ng impormasyon. Sa pasulat naman, ito yung mga balita sa pahayagan na nakikita natin sa iba't ibang klaseng newspapers po na meron tayo, di ba? Meron tayong balita na nasa live telecast, meron din naman tayong balita na naisusulat sa mga pahayagan. So, yan yung halimbawa under ng pasalita at pasulat po natin pagdating sa huling tungkulin ng wika, which is yung informative. Makapagbahagi or makakalap ng isang impormasyon. Okay. Susunod naman po ay ang iba't ibang tsorya na pinagmulan ng wika. So meron, bakit nga ba tayo nagkaroon ng wika? 'Di ba? Alam po ba ninyo kung saan galing yung wika na ginagamit po ninyo? Alam ba ninyo kung ano yung mga paniniwala ng taong gumagamit ng wikang ganito? So meron tayong iba't ibang tsorya or mga paniniwala na kung saan ito daw yung pinagmulan ng wika na meron po tayo ngayon. So, una dyan ay ang tinatawag nating tsorya ng Tori ng Babel. So, ito ay paniniwala sa banal na pagkilos ng Panginoon. So, sinabi natin Tori ng Babel, sa tsoryang ito ipinapakita na may pagkakaiba-iba ang wika. So, kahit na magkakaiba-iba ang ginagamit ng mga tao doon sa story ng Tori ng Babel, meron pa rin naman silang pagkakaisa at nagkakaintindihan pa rin naman sila. So, sa Tori ng Babel po na nandoon sa printed module po ninyo, makikita po ninyo doon na yung story, nag-start siya na kung saan merong
isa lang na wika na ginagamit, and then nagkaroon ng iba't ibang sitwasyon na kung saan ito ay nagkaroon ng iba't ibang klase or nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng wika. So, next po doon is yung Chorya ng Bawaw. So, pag sinabi natin Chorya ng Bawaw, ito ay nagmula sa tunog ng mga hayop. So, sinanabi dito sa Chorya na ito na yung wika na ginagamit po natin ngayon ay buhat sa mga tunog na nalilikha ng mga hayop. Pangatlo naman ay ang Choryang Dingdong. Sinabi natin Choryang Dingdong, ito ay nagmula sa mga tunog ng kalikasan. So, may mga nagsasabi din na ang wika natin ay naging ganito, naging ganyan, dahil sa iba't ibang klase ng tunog na nalilikha ng kalikasan. Pang-apat naman ay ang Choryang Pupu. So, ito ay mula sa bibig ng tao na nakakaramdam ng isang masidhing damdamin. So, halimbawa yung mga nasasaktan, di ba? Pag nasaktan ka, pag nasugatan ka, meron kang nalilikhang tunog. So, according sa churi na ito, doon daw pwedeng nag-umpisa na nagkaroon tayo ng wika doon sa mga tunog na nalilikha kapag ka ikaw ay may masidhing damdamin. Panglimang Chorya naman ay ang tinatawag natin Yuheho. So, pag sinabi natin Yuheho, ito ay mula sa tunog na namumutawi or na nalilikha kapag ka nagsasama-sama ang mga nagtatrabaho. So, meron itong kinalaman sa physical na lakas, di ba? Kunyari, kapag ka nagbubuhat tayo ng isang toneladang bakal, ganyan, nagbubuhat ka ng isang sakong bigas, di ba? Merong tunog na akaakibat yon. So, according sa Chorya ng wika na ito, maaaring doon nagmula yung wika na ginagamit po natin ngayon. Susunod naman ay yung pang-anim na Chorya, yung Choryang Yamyam. So, ito ay may kinalaman sa kumpas, iba't ibang kumpas na nagsisilbing pakikipag-usap. Or sa Ingles, ito yung tinatawag nating anong tawag na doon? Sa nonverbal communication, yung atin pong sign language, yung mga senyas po. So, si Chorya ng Yamyam, nabuo daw na nagkaroon tayo ng wika dahil sa mga senyas na nabuo at nagkaroon ng ibig sabihin. So, from gestures to words. Yan yung sa churi ng Yamyam. Next is Choryang Tata. So, si Choryang Tata naman, may pagkakahalintulad sila ni Choryang Yamyam, which is, ito ay mula rin sa kumpas or galaw ng kamay, or sa paggalaw ng dila ng isang tao. So, si churi ng Yamyam and then churi ng Tata, parehas yan na merong kinalaman sa kumpas or galaw ng mga tao, na kung saan pinaniniwalaan na dahil sa mga gestures na ito, tayo ay nakabuo ng isang wika. Next, pang-walong Chorya naman ay ang tinatawag natin Choryang Singsong. So, si Choryang Singsong naman, ito yung mga unang salita na mga mahahaba at musikal. Ibig sabihin, yung mga salita na pinahaba na mayroong kaakibat na tunog. So, hindi ito yung mga maiikli na sinasabi natin or binubulalas ng bibig natin na pinaniwalaan ng marami na dito nagmula yung wika din natin. Kasi nga diba, ito yung mga salitang mahaba, ganyan, na kapag kasinambit ng isang tao ay may kaakibat pang tunog or musika. Dahil sa sobrang haba niya, nakakalikha ito ng tunog. So, from mahabang salita up to pinaikli ng pinaikli hanggang sa pinaniwalaan na ito nga ay isa sa mga pinagmulan ng ating wika. Next is yung pangsiyam na wika naman natin, yung Choryang Heyu. So, sa Choryang Heyu, nagmula ang wika sa mga tunog na
nagbabadya ng pagkakakilanlan. Halimbawa, ako, pag sinabi mong ako, ay, ako ito. O, oh, ikaw pala yun. Parang mga ganong mga bulalas or salita po natin. So, meron din namang anong tawag na to? Pagkakabilang or nasasabi natin na pwedeng ito ay nagbabadya ng takot, galit, or sakit. So, yun yung sa tsorya ng Hey You. Kung saan nabuo na nagkaroon tayo ng wika dahil sa parang kapag ka nagkakaroon tayo ng pagbabadya, ng pagkakakilanlan, kunyari nakita natin na pag-aari natin yung isang bagay na yun. Ay, akin ito. Parang ganon, di ba? Nagbabadya ka ng ang gamit na ito ay sa akin. So, pwede rin namang ikaw ay nagpapakita ng mga emosyon na ikaw ay takot, ikaw ay galit, or di kaya ikaw ay may nararamdamang sakit. So, mula sa mga pagbabadyang salita na mga ito or mga tunog na nalilikha, pinaniwalaan din na ito ay isa sa mga tsorya na kung saan pwedeng pinagmulan ng ating wika. And then panghuli ay yung tsoryang tararabong tiay. O di ba? From the pangalan ng tsorya, magkakaroon na tayo ng parang idea kung ano yung nilalaman ng tsorya, di ba? Pag sinabi natin tsorya ng tararabong tiay, ito ay mula sa mga ritual, sa mga bulong, and then sayaw, kasama na rin ng kanta. Di ba? Napapansin ninyo kapag kayong mga meron tayong mga matatanda sa ating mga lugar, di ba? Meron silang mga rituals na kung saan naipapasa na from generation to generation. So, they believe dito sa tsoryang ito na kung saan nagkaroon tayo ng wika dahil doon sa mga ritual na meron yung mga ninuno po natin. Diba? Meron yung tinatawag nating dungaw, kung alam nyo yun sa Ilocano. Diba? Kapag kamay namatay, yung mga matatanda is, or yung mga kamag-anak ng matay, kadalasan sila ay nagdudungaw. Diba? Yung dungaw, amoy yung dungaw, yung kapag ka umiiyak sila, merong salita or mga salitang sinasambit. Di ba? So, yun yung isang halimbawa ng pangyayari na kung saan dito sa tsoryang tararabong diay, pinaniniwalaan na nagkaroon tayo ng wika dahil sa mga ritual, dahil sa mga bulong, ganyan, dahil sa mga bulong-bulong na hindi yung dahon sa na ibig sabihin ay dahon sa Ilocano, hindi, yung bulong ngay na parang tabi-tabi po, ganyan, yung mga paniniwala natin na kapag ka madilim na, kailangang magtabi-tabi po kasi pwedeng makasagi ka nang hindi mo nakikita, ganyan. So, yun yung mga rituals na pinaniwalaan po noon na naghatid or nagbunga ng isang wika. So, yung mga tsorya na nabanggit ko po ngayon lang ay may follow-up video discussion pong kasama ito. Pero yung video discussion na yon ay kinuha ko po sa YouTube kasi mas ma-elaborate ng konti kasi yun, meron siyang mga pictures na nagpa-flash sa screen. Meron din namang sounds na kung saan ma-justify din talaga yung iba't ibang klase ng tsorya. So, yun yung sampo ng tsorya or paniniwala na kung saan pwedeng pinagmulan ng wika na meron po tayo ngayon. So, yun, yun yung ating nilalaman ng Module 1. So, sa Module 1, ito ay mga tungkol sa wika, tungkulin ng wika, katangian ng wika, at iba-ibang tsorya at pinagmulan ng ating wika. So, maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. And then,
Naway ito ay panoorin at pakinggan ninyo hanggang sa huli at makatulong sa mga paggawa ng inyong mga gawain. So, maraming salamat muli sa pakikinig, and then magandang araw para sa ating lahat.